Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si former COMELEC Commissioner Louie Guia. Louie, magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi naman po sa inyo. Hi, sir. Thank you for joining us, sir. Sir, we understand po, according to Commissioner Guanzon, meron raw ponente doon sa desisyon and he identified that ponente as Commissioner Aimee Ferolino. What does that mean po? Does that mean po na nagbotohan na ang First Division at meron na pong, kumbaga, meron ng finding? Well, ang implication kasi noon, pag may ponente na, parang okay na. Meron ng consensus or meron ng boto, no? Ngunit ang talagang practice diyan kasi may i-assign na magsusulat ng draft decision at ibibigay yan sa mga miyembro ng commission, tapos titingnan nila kung gusto nila yung pagkasulat at kung gusto nila ipa-finalize na lang yon nung na-assign na ponente at yun na yung kwan, yun na yung magiging decision. So pag meron namang hindi sumasang-ayon sa pagkasulat ng desisyon, pwede siyang bigyan ng pagkakataong gumawa ng dissenting opinion na tinatawag o yung hindi pagsang-ayon doon sa pagkakasulat ng desisyon o kaya concurring opinion na sang-ayon siya sa conclusion, ngunit meron siyang ibang angulo na dapat nasa tingin niya dapat bigyan ng emphasis dun sa pagkasulat ng desisyon. So, ganun yung normal na proseso sa pag-resolve ng kaso sa COMELEC. Yes. Pero, Louie, as a matter of procedure, is a decision made before the ponente is assigned? Kasi nga, kung may ponente, I suppose, ibig sabihin po na meron ng majority decision. Tama ho ba? Somehow, meron ng... Ang implication nga nun ay somehow meron ng naging... decision diyan ano, meron ng boto. Ngunit ang nangyayari kasi no, may nagsusulat ng draft no, may ina-assign ng magsulat ng draft at doon talaga yan na pa-finalize ng huli kasi pwede rin kasi pagkakita mo yung draft hindi ka pa masyadong agree, then meron ka pa ring pagkakataong gumawa ng dissenting opinion. Pero ang implication kung meron na talagang ponente, meron ng decision doon na pwedeng maging basihan. Louie, can you walk us through the process? Paano ho ba kapag katulad niyan, pa-retire yung isang commissioner like si Commissioner Guanzon and then nakapag-submit na ho siya ng kanyang opinion pero wala pang resolution. May bearing pa ho ba yan o may impluensya ba yan? Iko-consider pa ba yan para doon sa final decision ng First Division o hindi na dahil retired na siya by that time? Ganito kasi yung proseso niya, no? Mag-uusap-usap yung mga commissioners, no? Boboto sila kasi isusulat yung final na version ng kanilang napagkasundo at pipirma sila at yung pagpirma noon at pag-submit nung napirmahang resolution sa clerk of the commission, yun ang punto kung saan nagkakaroon ng sinasabi nating desisyon. Ngayon naman, kung may hindi sumasang-ayon doon sa majority, kung in other words, pag hindi ho unanimous yung desisyon, pwedeng isubmit, usually sinasubmit una yung majority opinion at usually sabay kasama yung separate opinion o kaya yung dissenting opinion doon sa clerk of the commission o kaya maantala ng konti yung dissenting opinion or separate concurring opinion. Kaya siguro itong instance na to medyo kakaiba dahil separate opinion yung nauna. No? Separate siya saan? Wala pang majority opinion. Ngunit sa mga pahayag ni Commissioner Guanzon, ang sinasabi niya, hindi niya inaasa, ang inaasahan niya, baka hindi lumabas yung main decision, kaya nilabas niya yung kanyang opinion dahil nauna na siya na nagkaroon ng sariling pananaw kung paano isusulat yung kanyang posisyon. Isa lang, sorry. Just need to be clear. Pero yun pong opinion nga ng isang paritirong commissioner gaya ni Commissioner Guanzon, definitely counted siya dun sa magiging desisyon ng First Division. Well, tama po? Okay, para maging malinaw yan, hindi pa malinaw kung talagang lumabas na yung desisyon. Dahil ang desisyon, tatlo po ang gumagawa nito. At ang magiging valid desisyon niya na may epekto kung at least dalawa
sa kanila ang sasang-ayon doon sa kung ano man ang conclusion. No? Majority. In this case, isa pa lang yung nagbigay ng separate opinion at wala pa yung tinatawag na yung main decision. So parang wala pa talagang decision na lumalabas. Kumbaga, inuna lang ni Commissioner Quanson dito sa nangyari ang kanyang paglalabas ng kanyang separate opinion na wala, hindi ho yan within the rules yung ganung procedure or at the very least pwede nating sabihin kakaiba yung nangyari ngayon. Bibilangin pa lang, ibibilang pa po ba yun? Hindi natin alam kasi hindi pa talaga lumalabas yung dapat maging decision. So ngayon, it's an opinion that was you know, shared to the public. Apo. Okay. Kung Louis, just to be clear, I'll follow up sa tanong po ni Mian. Again, as a matter of procedure po, no. An opinion has been rendered or has been given, pero wala pa apparently yung resolution kasi wala pa yung ibang opinions ng the other two. I suppose what Mian wants to ask is ano eh, kung inabot ng Wednesday, February 2 retirement, bago mailabas yung resolution, does that invalidate the opinion of Commissioner Guanzon? Because that apparently is her fear. That's what she is saying is her fear na baka dinidelay para hindi na makount yung kanyang boto. Of course, without going into that, pero as a matter of procedure, how does that work? Mahirap sabihin na as a matter of procedure kasi kakaiba nga to, no? Usually, tatlo kayong nagdi-desisyon at nandoon pa rin kayong tatlo at the time na lumabas yung formal na desisyon. Ibig sabihin niyan, pag umabot na yung punto na hindi na commissioner si Commissioner Guanzon, parang naka-deposito yung kanyang opinion at magiging legal issue na hindi ko pa alam kung anong magiging implication nun. Okay. Kung sakaling nilabas yung desisyon after mabibilang ba yon as a vote to determine whether may majority or not, interesting legal question yan na dapat i-resolve ng COMELEC. Hindi pa po nangyayari yung ganon. Kaya ang nangyayari naman po, usually at ang sa aking karanasan bilang former commissioner, no, pag mga ganyan, talagang hinahabol namin na mailabas yan bago sa retirement. At ganon yung nagiging consensus among commissioners. Pero consensus in the sense na parang respeto among napagkasundo na lang. Colleagues, parang ganun yung kwan. But para at least maging magkaroon ng saysay ang lahat ng opinion. So it's a magic question. Correct. Kung Louis, sorry makulit kami ha. Kasi yung opinion na nilabas ni Commissioner Guanzon is equivalent to a vote. So tama ba intindi namin? Hindi nyo po masabi sa ngayon kung makakount yon after niyang mag-retire. Kasi yun na yung vote niya. Kasi, unang-una, formally, no? Okay, sabi natin ang implication kung may ponente na, eh nagbutuhan na sila. Pero lalabas talaga yan formally pag lumabas yung main decision. Yeah. Okay. Ang kakaiba dito sa nangyari sa atin, hindi pa lumalabas yung main decision. So, hindi mo pa masasabi talaga kung ano yung boto kahit na meron na. So, kaya nga magiging isang legal issue to pag hindi yan lumabas within the time na commissioner pa si Commissioner Guanzon. Dahil after that, pwede bang sabihin na prior to her retirement, may boto na at ang hinihintay lang ay yung pagkakasulat ng mga boto? Yun yung legal issue ngayon. Mm-hmm. Or kung hindi sila nakapag-desisyon ng prior to nag-retire siya, eh hindi talaga pwedeng, hindi masasama yung boto ni Commissioner Guanzon. Pero apparently, since may opinion na siya, parang ang indication may botohan na sila. Pero kailangan ipaliwanag ng COMELEC. Kasi kakaiba nga yung naging proseso dahil dito sa pagpapahayag ni Commissioner Guanzon ng kanyang posisyon. Even before the others position on the matter. Curious lang ako, Com Louie. Malalaman ba namin yon oras na ilabas na yung decision? Ilalabas ba ng COMELEC yon si kung na-count ba itong vote ni Commissioner Guanzon?
Alam mo, yun yung magiging kwan yan, magiging dapat malinaw yan at ilalagay dapat yan bilang bahagi ng decision kung ano yung implication. Dahil ang bottom line lahat naman ng decision ng COMELEC, ano ba, let's say in this case, na disqualify ba o hindi? Correct. Di ba? Regardless of the explanation o paano ka naka-arrive doon sa conclusion na yon. So, ano ang interpretation sa bilang? Ito ba ay 1-1? Ito ba ay 2-0? Ito ba ay 2-1? Yan ang magiging dapat maging bahagi ng decision kung sakaling lumabas yon after the retirement of Commissioner Quanzon. Pero ideally, kung lalabas dapat yan ang before her retirement, then alam mo yung boto ni Commissioner Quanzon, alam mo rin yung boto ng iba. Mm-hmm. Ang kakaiba nga rin lang, even in that situation, is mm-hmm. that nauna yung separate opinion mm-hmm. kesa doon sa main decision. Ngunit hindi rin natin alam kung ano yung naloob nandoon sa main decision, kung panig ba sila kay Commissioner Quanzon o hindi. So, mm-hmm. malalaman lang natin yan kung lumabas yung opinion ng dalawa pang commissioners. Okay. Kung Louis, pahabol lang ako isa pang tanong, pero ano po, medyo iba ng konti. On February 2, we'll have at least 3 commissioners retiring from COMELEC. I'm wondering lang if this has ever happened before na you will have almost half of the COMELEC being replaced just 3 months before an election, a major election. Kung hindi ako nagkakamali, merong ganun ng pagkakataon. Baka 2004 ata yung ganun, yung pati yung chairperson, ang dalawa at dalawang commissioners ay nag-retire. No? So, maaaring mangyari yan na sabay-sabay yung isang commissioner at dalawang isang chairperson at isang dalawang commissioner magre-retire a few months before election. Kasi yung 2004, kung hindi ako nagkakamali, that was also a few months before the 2004 elections. So, maaring mangyari yan. Okay. At nangyari na yan, palagay ko. Okay. Okay, maraming salamat po. Thank you very much for joining us, former COMELEC Commissioner Louis Guia.